tayo minamasdan ko ang... Yo, what's up? This is Shobal D of the Republican Syndicate at once again ay welcome ulit sa ating panibagong video. Ayan mga kapatid, muli na naman tayong magre-review makalipas sa mga ilang araw nating pamamahinga. Dahil alam nyo na, syempre, marami tayong inaasikaso. At ngayon, no, narinig nyo na ba yung mga sagutan ngayon? Mainit na mainit pang mga sagutan. At nung unang-una nating napakinggan ay mula dun sa Bebe Boys, yung kanta nilang Makibao o Wakibao ba yon? Makibao, Wakibao, nakalimutan ko yung title. Sumagot na mga kapatid, no, si Charlie Mack. Sumagot na, hindi ko pa pinapakinggan pero i-review natin yan. Tapos, hindi ko pa nga nare-review yung sagot ni Charlie Mack na papampam. Ay sumagot na agad yung Bebe Boys ng Mas Papampam. Kaya yan ang i-review natin mga kapatid. Pero bago natin pakinggan yung dalawang kantang yon, ay pakikinggan muna natin itong Ammonic Style na ang sabi ay pauusuhin ng Donggalo Records mga kapatid. Ito ay kalalabas pa lamang kani-kanina lang, Mananabas at si Balasubas. Ito mga kapatid, Amin Na. So pinalitan yung title, no? Kasi nung unang-una nito, alam ko title nito is It Really Burst. Pinatay yung title, no? Kung di ako nagkakamali. Ngayon ang title nito ay Amin Na, Mananabas and Balasubas, Donggalo Records International mga kapatid. So ito, nakakapanabik. Nag-iisip ako kung ano kaya yung Mammonic Style na sinasabi nila, no? Dahil syempre matagal na rin naman tayo rito ang nagra-rap. Marami na rin tayong narinig na style, di ba? Yung mga bagsakan lang. Actually, yun lang talaga yung tawag natin dun. Bagsakan, speed rap, yung may flow, yung tinatawag nating parang malabone tags, ganyan. Tapos trap, mumble rap, di ba? Yun yung mga style. Speed rap. Sa speed rap naman, maraming mga tawag dun. May double time, may triple time, may quattro, may cinco. So yun lang yung mga alam nating style, yung mga party rap. Yan, katulad ng ginagawa ng mga old school rapper na ang pinakakilala natin na gumagawa ng party rap ay si Master Rapper Andrew E, di ba? So marami pang ibang style kung meron man akong hindi nabanggit. Pero etong Mammonic Style mga kapatid, bago yan sa aking pandinig. At sabi nga ng Donggalo Records, ito daw yung pauusuhin nilang style ngayong 2020. So, excited na rin ako mapakinggan mga kapatid. At wala naman tayong hinihintay na. Pakinggan na natin to. Amin Na by Mananabas and Balasubas. Okay, so pagdating dun sa beat, simula muna natin sa beat. Mga aso na naman talaga, oh. Bakit na lang tuwing kanina pa ako rito sa computer, di naman sila nagkakahulan. Kung kailan nagre-review na ako, saka sila nagkakahulan. Nananadya ata itong mga asong to eh. So ituloy natin. Mapagdating dito sa beat mga kapatid, so wala naman ako napapansin pa na bago. Ito yung mga beat na ganito ay, alam mo na, normal na napapakinggan na natin to sa mga napakinggan na nating rap dati. O sa mga rap na napapakinggan natin, itong ganitong klaseng beat. Teka, putulin ko ulit. Ang ganda ng bass, no? Do-do-do-do-dun. Galing, galing. It really hurts na malaman nyo ang totoo. Okay. Tapos ibigay ang papuri, tatalikuran na kayo. Nung nanghingi siya ng suporta, sugod kayo agad, diba? Nung nakatikim na ng kasikatang... Okay. So, hinahanap ko yung Mammonic Style na pauusuin kung eto ba yon. Kasi etong pagpasok nung mga kapatid, nung unang line o unang rap, ay parang, alam mo na, matagal na rin natin siya napapakinggan. So... Kumbaga, ang tawag nga namin dito ay parang bagsakan lang eh, 'di ba? Matagal na natin siyang naririnig at ito yung style na ginagawa na ng Donggalo ever since mga kapatid.
So kung hindi ako nagkakamali, sa aking palapalagay ay binigyan na nila ng pangalan yung ganitong style. Kasi matagal na tong style na to eh. Kumbaga, di ba nga lagi ko sinasabi sa inyo, yung style ng pagra-rap ng Dunggalo, ito yung preserve nila ever since simula pa nung una na magkaroon ng Dunggalo at magpahanggang ngayon 2020, eh tinatawag, meron silang sinasabi na sariling estilo. So hindi nila kailangan makipagsabayan sa kung ano man yung mga estilong umuuso ngayon dahil sinasabi nga nila na meron silang sariling estilo. So kung hindi ako nagkakamali sa pagkakaintindi nung narinig ko tong linyang to, o narinig ko yung first rap ay parang eto yung sinasabi nilang Mamonic, binigyan na nila ng pangalan mga kapatid yung ganitong style na which is tinatawag lang naman nating dating bagsakan. Parang ala lang, alam mo yung chill lang, chill. Galit-galit na din. Balikan natin ha, so yun yung napansin lang natin yung banat, di ko napansin yung lyrics. It really hurts na malaman nyo ang totoo. Pagkatapos ibigay ang papuri, tatalikuran na kayo. Nung nanghingi siya ng suporta, sugod kayo agad, diba? Nung nakatikim na nang kasikatang galit-galit na, diba? At everyday love daw at handa niyang. Okay. So base dun sa mga unang linya na, no, parang ang pinapatamaan niya rito mga kapatid ay yung mga rapper na nung nagsisimula ay todo hingi ng suporta. Alam niyo yun? Yung pasyertong kanta, pasyertong ganyan, di ba? Tuwing maglalabas ng kanta, which is ginagawa nating lahat kapag ka naglalabas ako ng kanta mga kapatid, sinishare ko at syempre mababasa niyo rin sa comment na humihingi ako ng pabor na kung maaari ay pakishare. Diba? Pero ang sinabi niya rito, nung humingi siya ng suporta ay sugod kayo agad at nung sumikat na o nakatikim ng kasikatan ay galit-galit na. Kumbaga parang ano, hindi na kayo kilala, alam mo 'yon. Yung nagbago na yung attitude, nagbago na yung ugali nung sumikat na. Kumbaga dati eh nakikipaghalubilo siya sa mga fans, nakikipag-usap siya doon sa mga supporters, 'di ba, na sumusuporta din naman sa kanya. Pero nung natamo niya na yung kasikatan ay galit-galit na. So parang meaning nun ay parang hindi na nag-uusap, hindi na nakikihalubilo, hindi na namamansin, kumbaga suplado na. Natikim na nang kasikatang galit-galit na, diba? At everyday love daw at handa niyang iyalay. Bakit makamayan ka lang, hirap pa niyang maibigay. Unlimited na pagtingin niya nung siya'y nagsisimula. Nung tagupay pumutok na wala, nagbanish na parang bula. Yan na kayo ng idol niyo, una nawala na sa flow. Datitag hirap, kakalat-kalat na jeje mo, wala nang go. Ngayong nagamit ka na niya, o diba asan na siya? At sa kotse niyang sakay, binababaan ka ba niya? Pagkatapos mong iangat, nakatikim ka ba ng yakap? Okay. Ititigan ka na lang, wala malapas sa salamat sa akin. Pumapasok sa isip ko habang pinapakinggan ko yung lyrics, no? Para alam mo yung mga politikong nangangampan niya. 'Di ba nangangampan niya, nakikipagkamayan, pumupunta sa iyo, 'di ba, nag-aabot ng mga kung ano-anong inaabot. Pero nung nanalo na, parang doon ko na ihahambing mga kapatid yung verse niya, no? So mga alam mo yung mga politiko, 'di ba? Kasi mga kapatid, no, gumagawa rin ako ng jingle at saka syempre nakikita ko rin yung mga takbo ng politika rito sa Pilipinas. 'Di ba nga may mga kasabihan tayo, 'di ba? Madaling lapitan ng hirap hanapin. Yung mga ganong tag na ginagawa nating memes. So parang ganun, 'no, yung nung nag-uumpisa siya, nung hindi pa siya kilala ay todo kung makapanligaw sa kanyang mga fans, sa kanyang mga supporters, humihingi ng suporta kumbaga. Ngayon, nung nailagay mo na siya, sabi niya nga dito sa isang lyrics niya, nung nailagay niyo na siya, ano sabi niya kanina? Balikan ko lang na onte, ah. Diba asan na nyo, una nawala na sa flow. Datitag hirap, kakalat-kalat na jeje mo, wala nang go. Ngayong nagamit ka na niya. Ngayong nagamit ka na niya. O diba, parang sa politika na pagkatapos niya makuha yung boto mo, diba? At nung nakaupo na siya, ang hirap mo nang hanapin, di mo na malapitan. Parang ganun yung sinasabi. O diba asan na siya, at sa kotse niyang sakay, binababaan ka ba niya? Pagkatapos mong iangat na... Pagkatapos mong iangat, diba? Kumpara nga natin sa politika, pagkatapos mong iluklok, diba? Pagkatapos mong ilagay dyan sa pwestong yan ay hindi mo na mapakinabangan. Katikim ka ba ng yakap? Tinititigan ka na lang, wala malapas sa salamat sa akin, di ka magtatampo at maghihi.
At mga kapatid, normal din naman talagang nangyayari yan, no? At totoo, tama tong sinasabi ni Sampilok, mga kapatid. Totoo yung mga sinasabi ni Sampilok. Marami kong mga kakilala, mga kapatid, na mga rap artist na todo magpa-share ng kanta, pero hindi sila nag-share. Hindi nila ipinopromoto, hindi man lang sila, alam mo yun, nag-share ng kanta ng iba. Parang marami kong kilalang ganun. Syempre, hindi naman natin kailangan magbanggit ng pangalan eh. Ako minsan, minsan kasi nangyayari, marami din nagpapashare sa akin. Marami din nagpapashare sa akin. Pero, nagkakataon kasi mga kapatid, ako rin meron akong kantang ipopromote. Meron akong kantang sarili ko na isi-share ko dun sa aking wall. Ngayon, kung lahat ng nagpapashare sa akin ay isi-share ko lahat sa aking wall, eh di natabunan na yung mismong kantang isi-share ko. Kumbaga, yung kantang gusto kong ipromote. Kaya hindi man lahat ay napabibigyan, pero meron din ako mga ipinopromote na kanta. Pero may mga kakilala tayong mga kapatid na talagang napakahirap, alam mo yun, napakahirap hingan ng suporta. Marami kong mga kakilala mga kapatid, ni minsan hindi nila na i-share yung kanta ko. Ang dami. Kaya ano eh, kaya tawag dito, kaya hindi ako masyadong apektado sa mga banatan, sa mga away-away ng mga ganyan. Kasi unang-una, wala naman ako nakukuha ring mga suporta sa kanila. Kahit kanino, wala akong nakukuhang suporta. Kung may mga ilan-ilan man yan, may mga bago-bago na nag-share ng mga kanta ko at lubos ako nagpapasalamat. Pero karamihan talaga sa mga kilala ko ay ni minsan, hindi man lang nila nasuportahan yung mga nilabas kong kanta. Kaya kung may mga nasasaktan man akong damdamin, mga nagtatampo kapag ako'y nagre-review, lapakels. Wapakels, kumbaga. Sige, tuloy natin to. Araw-araw kang pasasalamatan ni Sampilok. So, sinasabi niya rito na kung siya ang iyong susuportahan, mga kapatid, na kung siya ang kung sa kanya mo ibibigay yung suporta na ibinibigay mo doon sa ina-idol mo, ay iba ang magiging trato niya sa iyo. Araw-araw kanyang pasasalamatan at araw-araw kanyang kakausapin. So lumalabas mga kapatid, parang nangangampad dyan naman ngayon si Sampilok mga kapatid. Kanina, yung napapakinggan nating lyrics niya ay parang kinukumpara natin sa politika, di ba, na pagkatapos mo siyang mailoklok, mailagay sa pwesto ay hindi ka napapansinin. Tapos biglang sumingit ngayon dito si Sampilok na ano, ganito. Gihimo to araw-araw kang pas. O diba, asan na siya at sa kotse niyang sakay, binababaan ka ba niya? Pagkatapos mong iangat, nakatikim ka ba ng yakap? Tinititigan ka na lang, wala malapas sa salamat. Sa akin di ka magtatampo. Ayan, sa akin di ka magtatampo. Kumbaga, ito yung narinig ko kanina na, di ba, ano ba to, nangangampan niya? Ay, sa kakaibang style to, ah, di ba? Di ba sa mga ano, mga meeting di advance pag nasa ibabaw ng stage yung mga politika, di ba? Matagal yun, naasahan nyo ba siya? Hindi man lang siya hindi man lang siya tumutulong. Ako kapag ako ang ibinoto ninyo, di ba? Kapag ako ang naupo, asahan ninyo na ganito gagawin ko, ganin yan gagawin. Di ba parang ganoon, no? Parang ganoon ang datingan nito mga kapatid, nangangampan niya. At paghihimo to araw-araw kang pasasalamatan ni Sampilok. Really hurts kasabay mo siyang nagtanim, pero sa nilaga iniwan ka ng idolo mo at sumama sa banyaga. Inawitan ka ng kantang talagang wala sa tono. Pakalat-kalat siya noon sa prom, di at ikaw ang nag-aabor. Bawat sabihin niya ikay opo, bawat bigkas niya ikay oho. Napansin mo sa kakagaya mo, ikaw na ang nangungungo. Sige walwal hanggang mawala, lungkot na iyong nadarama. So parang sinasabi niya rito, no, parang sunod-sunod ka lang lagi sa idol mo, pero wala namang naibibigay sa'yo pabalik. Parang yun yung sinasabi niya. At pagkatapos ay parang yun nga sinasabi niya na sumama sa banyaga. Kumbaga iniwan ka mag-isa. Dahil bukas makalawa, sino ka? Siyempre limot ka na. Diba proud ka sa evolution na pinagsasabi niya? Revolution ng tiyan niya pala noong hinihingi pa niya. Oh, so may tinitira siyang rapper ng mga kapatid yung nagsasabi na tungkol sa evolution. Ang suporta mo na tulong mong makaahon siya sa hirap. Ngayong may pera, may goodness, di mo na siya mahagilap. Di mo na siya mahagilap, di ba? Madaling lapitan, mahirap hagilapin. Natatawa ako dun sa mga linyang yun. Naalala ko pag gumagawa kami ng mga jingle mga kapatid,
parang gustong-gusto kong ipasok yung mga linyang ganun eh. Madaling lapita. At mga ano yan, mga katuwaan yan dito sa Pilipinas sa mga kasabihan natin pagdating sa mga politiko. Yan, mga politiko na yan, magagaling lang naman yan tuwing eleksyon. Diba? Pag nakaupo na yan, di mo na mahagilap yan. Parang ganyan yung sinasabi nito mga kapatid. Diba? Nung nanghihingi sila ng suporta mo, ang bait-bait, pero nung sumikat na, hindi mo na mahagilap. At sinasabi ngayon nila na kung sa akin mo ibibigay ang iyong suporta, ay ganito ang gagawin ko, ganito ang lagi nating gagawin. So parang nangangampanya nga, no? Tapos eto yung mamonic style mga kapatid, pinangalanan na nila. Eto matagal ng style to, matagal na nating naririnig to, yung chill kind of rap lang, bagsakan lang, sabay lang sa ano, sabay lang sa snare. Diba? Eto yung tinatawag nating Dunggalo style nga eh. Sariling estilo nila na preserve na nila ng mahabang panahon. Di nila kailangan makipagsabayan sa kung ano man yung mga nauuso ngayon, trap, 'di ba? Ano pa ba yung mga nauusong kanta ngayon? Dahil may sarili silang style. At eto ngayon yung ibinabalik nila at eto ngayon yung gusto nilang umuso ulit ngayon. Kumbaga eto yung maging in, eto yung maging patok ngayon 2020. Pinangalanan na nila para hindi ka na malito, para hindi na tayo malito kung anong itatawag natin dito. Eto yung mamonic style mga kapatid. Ngayon kung ang ginagawa ng iba, kilala natin ang tawag natin sa style nila, mga trap 'yan, mga R&B to, mga ganitong kanta niyan, mga speed rap, mga multi, nagmumulti 'yan, 'di ba? May mga tinatawag tayong mga ganitong style. May nagka-4 'yan, nagte-3 'yan, nagsi-5 'yan. Ito naman mga kapatid, nagmamamonic style 'yan. So 'yan, may pangalan na. Para kang pulis, pilit niyang tinataguan. Ibahin mo ko, ako'y tuos sa puso mo itatagos. Magkasama tayo sa sikat at hanggang sa paglaos. Amin na fan. So sa madaling salita mga kapatid, ay nililigawan niya yung mga fans ng kabila na sinasabi nila na lumipat na kayo sa amin, kami na lang ang idolohin nyo dahil ganito kami at ganito ang ina-idol nyo. Kumbaga ay kinukumpara nila yung kanilang mga sarili doon sa trato ng mga idol doon sa kanilang mga fans. So pakinggan naman natin ngayon yung chorus. O itatagos, magkasama tayo sa sikat at hanggang sa paglaos. Amin na fans nyo, pinapabayaan nyo lang. Isa-isang bumibitaw, nagkakalasan na lang. Gising na mga kapataan, kayo'y pinabalang-balang. At sa suporta nyong binigay, kayo'y pinapaikot lang. Agahanga amin na, mga fans amin na. Followers amin na, subscribers amin na. At sama na nabasyak, walang duda. Matapos hearing this song, lahat sila sasama na. It really hurts sa pakiramdam. Solid mga kapatid, solid, solid. Aking dinadamdam na yung iniidolo mo, nakalimot na at di na nagparamdam. Pagkatapos na makamit lahat. So etong style naman niya, no? Ang style naman nito ay double. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Double naman yung style niya. So hindi ko alam kung ano yung mamonic naman dito. Medyo nalito na ako. Kanina yung bagsakan, yun ang tinuturing kong mamonic. Pero eto naman mga kapatid, yung style na ginamit niya naman dito ay yung ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Matagal na rin natin ginagawa yon. Pinangalanan pa nga ni Flick G na Shobaldi style yun eh. Pero hindi ako ang nag-invento niyan mga kapatid. Talagang ano yan, kusa na lang na lumabas sa akin. At eto naman mga kapatid, di ko alam kung saan niya natutunan. Pero eto nga yung style na to, ang tawag namin dyan ay double. Double ang tawag nila. Siguro yung kabuuan ng mamonic style, eto yung parang chill vibe na kanta lang. Yun lang, yung parang chill lang, na hindi pagalit, hindi malungkot, baga chill lang, ganun. Kalmado. Na yung iniidolo mo, nakalimot na at di na nagparamdam. Pagkatapos na makamit lahat, mukhang iniwan ka na, wala na yung connection nyo, na dating puno ng sigla. Pag nagpakuha ng letrato, mukha na siyang naiilang. Masasabihin sa'yo, kasi ako sa susunod na lang. Pinainom ka niya ng alak, kasi talagang may balak. Sinamantala ang kahinaan mo, kaya ikaw ay napahama. Pinagtatanggol niyo, ngunit ngayon wala pa kay alam sa inyo. Ang kayo'y nakikidigma, siya naman sa iba yung nakadekwa. Sarap pa ng kwentuhan nyo, pero I'm sabi I'm going home now. Dito na kaw doon, kaya mundo mo ngayon nagugunaw. Pero sa akin di kita kailanman kayang tiisin. Hindi kita bibigyan ng sakit kung ikaw ay sosotain. Kabaligtaran na lahat ng yan ang igagantin ko sa'yo. Puso sukliniin mo ko sa suportang ibinigay mo. It really hurts doon sa part na nagmukha kalantanga. Pinalaki siya sa paghanga mo't hanggang doon lang pala. Piningala mo siya inidulot, pinangarap mo siyang abutin. Pero
pero tila malabo na kasi utak niya ay tunaw na rin. Ihip ng hangin, kasi nun diba madalas mo siya nakakausap. Piling mo para ka lang nasa ula, pangalan niya sa damit nakasulat. Pero bakit nowadays parang napansin mo na lang siya'y alert na di-relax at umaas ng hayop lang. Nagkakamali ang tao pero ang buitre hindi. Dati ikaw ang ini-este, ngayon damo ni Lande. Kinalimutan ka. Maganda, dati yung ina-idol mo ngayon ay nag-a-addict na. Meron ng hindi magandang halimbawang ipinapakita sa'yo. Yun yung mga tinutukoy nito ni Talahib. Niya, ibang-iba na siya ngayon. Araw-araw ay wanag-it high ang kanyang Panginoon. Light it on, burn it down. Tapos ang daming pambubola. Sisigaw ng walang old school, sabay inom sa Arinola. Ayaw kita na maging sira ulo. Kagaya ni paghanga mo, never masasayang dito ka sa aking tabi. Amin na fans nyo, pinapabaya. Kumbaga, ang mga fans, mga kapatid, ay itinuturing nilang isang babae na nililigawan nila. Para sinasabi nga nila na wala kang mapapala dyan sa lalaking yan. Sa akin ka na lang. Ako na lang ang ibigin mo. Parang ganun. At the same time, mga kapatid, no, parang sa election nga, no, sa mga botohan, nangangampanya. Kayaan nyo lang, isa-isang bumibitaw, nagkakalasa na lang. Gising na mga kapata, kayo'y binabalang-balang. At sa suporta nyong binigay, kayo'y pinapaikot lang. Agahanga amin na, mga fans amin na, followers amin na, subscribers amin na. At sama na nabasyak, walang duda. Matapos hearing this song, lahat sila sasama na. It really hurts kapag umasa ka ng todo, may balik sa iyong pansin kapag... Oh, si Balasubas na to. Iba yung boses ni Balasubas dito, ah. Balikan natin onte. Nabasyak, walang duda. Matapos hearing this song, lahat sila sasama na. It really hurts kapag umasa ka ng todo, may balik sa iyong pansin kapag... Pero alam mo, yung tunog ng beat, no? At saka yung tunog ng flow nila, pwedeng-pwede itong ipang ano, eh, TikTok eh. Pwedeng-pwede ipang TikTok eh. Paghinang... Siya, walang duda. Matapos hearing this song, lahat sila sasama na. It really hurts kapag umasa ka ng todo, may balik sa iyong pansin kapag hinangin na ang lobo. Mga ulong nagtaasan at pilit ang mga tonong, puro bibi ang laman ng mga lyrics pati koro. Eh umasa ka na mapansin ka, eh kaso auto reject ka kapag di ka type ka tune ng mga loko. Magme-message ka susin kapag sablay pa nasa spam. To do suporta ka sa idol mo, daig pa na scam. Mukhang merong pinaghuhugutan si Balasubas, mga kapatid. Siguro experience niya rin yun, no? Kasi ako, mga kapatid, aminin ko sa inyo, na-experience ko yan. Diba? Kahit na maraming nagsasabi na, ay, Shobaldi, kilala na nila ako. Pero may mga mini-message ako, mga idol din, mga kapatid. Na sin lang. Ako mismo, nararanasan kong masin lang. Sin by, kumbaga. Pero minsan ay naiintindihan ko din naman yon dahil... Siguro masyadong busy nung nakita niya may ginagawa siya hanggang sa hindi na nabalikan. Dahil sa sobrang dami nga naman nung nagme-message sa kanya, eh baka alam niya, hindi niya kayang sagutin lahat. At baka pag sumagot siya ng isa ay magdere-derecho niya, hindi niya na mapanindigan. Minsan may mga nagme-message din sa akin, mga kapatid, naamin ko yun. May mga nagme-message din sa akin na minsan ay nasisin ko lang. For example, halimbawa, gumagawa ako ng beat. Tapos kaya nag-e-edit ng music video, nag-e-edit ng lyric video, kaya nagre-review. Pag sabihin natin nagre-review na lang para at least na alam nyo. Diba? Tapos may magme-message, titingin ako sa cellphone ko. Yan. Hindi ko syempre masasagot yun dahil nagre-review ko, kaya gumagawa ako ng beat eh. Tapos ang dami na nila hanggang sa hindi ko na nasagot, alam mo yun, nakalimutan ko na. Dahil syempre, ang dami na tayong nasikaso. Pero my bad, hindi ko naman sinasadya. At pag may pagkakataon, alam din niya ng iba. Alam din niya ng mga nakausap ko na sinasagot ko talaga sila. Sumasagot din ako sa mga message nila. Minsan pumupunta pa nga ako dun sa spam folder o kaya dun sa other folder. Sinasagot ko dun yung mga nagme-message. Alam nila yan na hindi naman ako nagsusuplado. Ayoko lang, wala silang pake na nandyan ka. Kung wala kayo, wala rin naman siya na nagmarka. O ayan kasi ba't ba? At tama yun, mga kapatid. Kaya isa rin yun siguro sa mga dahilan kung bakit nakagawa si Balasubas nung alam na yung kantang Aswerte Ko at saka yung kantang Liham, diba? Alay yun sa mga taga-suporta at taga-hanga. Dahil nga, katulad din naman ng lagi ko sinasabi sa pag-uumpisa nitong video to, ay nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumusuporta
Dahil kung hindi dahil sa inyo ay wala tong ang ginagawa nating ganito, di ba? Hindi natin mararating yung 50,000 subscribers o kung saan man makarating. Itong channel na to ay pasasalamat natin yan sa lahat ng mga sumusuporta. Ayokong manumbat ha, mas maigi na alam mong sulit sa kabilang banda. Tao ka lang na nilalang at di para sumamba. Sa tao lang na idol mo tapos iiwanan ka. Matapos mong iangat siya sa pwestong gustong gusto niya. Nagustuhan mo siyang suportahan ngayon o asan ka? Kayang... At totoo rin yun mga kapatid, no? Hindi ko nga rin din maintindihan sa ibang mga tao. Siguro dahil siguro talaga sa paghanga nila na wala silang hinihintay na kapalit. Kasi may mga ganong tao eh, basta hinahangaan ko tong taong to, wala akong hinihintay na kapalit sa kanya. Kaya pansinin ako o hindi eh, talaga magiging leader ako ng fans club kumbaga. Katulad halimbawa ng pag-idolo ng napakaraming Pilipino sa mga international artist. Like for example, Mariah Carey o mga, wag na lang Mariah Carey, masyadong luma na, old school kasi. Halimbawa, pag-idol ng mga Filipino sa mga Korean, 'di ba? Kahit alam nila na posible na niminsan sa buhay nila ay hindi nila makadaupang palad ang idol nila. Dahil nga syempre Korean 'yun eh. Posibleng magpunta rito sa Pilipinas, wala silang pambili ng ticket o kaya kung makabili man sila ng ticket ay hanggang doon lang sila sa malayo nakatanaw dahil wala silang pambayad para doon sa front row, 'di ba? O kaya ay pagkatapos ng concert ay hindi sila magkakaroon ng chance ang makamayan o makapagpa-picture sa idol nila, ay okay lang sa kanila yon, di ba? Basta todo suporta nila doon sa idol nila. May mga ganong Pilipino pa rin, may mga ganong tao pa rin mga kapatid, na kahit na wala silang makuhang kapalit, basta todo suporta nila doon sa kanilang hinahangaan, doon sa kanilang ina-idol. Kahit na hindi nila makachat yan, kahit na hindi sila mapansin yan, basta todo suporta sila. May mga ganon mga kapatid. Gaya mo yung suot pati yung pagkakagawa. Kulang na lang kuhang-kuha mo kanyang pagkakalikha. Trip na trip mo na tularan mga obra niyang gawa. Halos kahawig mo na rin siya sa pagsasalita. Kaso nga lang katunayan di kanila kilala. Paano ko napatunayan iba ang tingin nila? Kasi para sa iyo lagi sila na nandyan. Pero para sa kanila isa ka lang normal na fan. Lasingerong walang ambag, okay pa yan sa simula. Puro ligaya ang hatid pero pala sa kabila ng mga tawa at ngiti meron palang nagbabadya. Masamang pakay titikin sa pulot ang nakahanda. Kapag nakuha ka niya, iiwanan ka sa lames. Ang sabay niyo na kinainan pero di mo siya nakita. Nakinabang sa palakpak mong inali magdamag. Walang salamat na bumalik, di ka kasamang naglayag. Amin na fans niyo, pinapabayaan niyo lang isa-isang At totoo naman yun mga kapatid, no? Pero tulad nga nung mga sinabi ko kanina, may mga fans talaga na hindi naghihintay ng kapalit. Alam mo yun, na kahit na hindi nila mamit mismo yung kanilang mga idol, makita lang nila sa picture, mapanood lang nila sa TV o magtagumpay lang yung idol nila, eh sapat na sulit na sulit na sa kanila yun. Pero alam mo yun, no? Na hindi ko rin naman talaga din maintindihan kung bakit maraming mga Pilipino na ganun ang todo na sumuporta. Sana all, no? Sana all may mga fans na ganun sumuporta. Yung talagang ipaglalaban ka, handa silang manghila ng kapwa nila Pilipino kapag yung idol nila naape. May mga ganun eh. Yung mga idol nila na taga ibang bansa, kapag yan ay feeling nila na argabyado ng kapwa nila Pinoy, ay talagang hihilahin nila pababa yung kapwa nila Pinoy para lang maipagtanggol yung mga ina-idol nila o ini-idol nilang mga hindi naman nila kalahi. At bato-bato sa langit mga kapatid, ang tamaan ay huwag magagalit dahil yun naman ay pawang katotohanan lamang. Pero yun nga yung sinasabi ni Balasubas, no? Na idol kayo ng idol dyan. Ito hindi naman tungkol sa international, tungkol to sa Pilipinas na mga Pilipino artist na kung tutuusin ay kayang-kaya naman talaga nilang abutin yung kanilang mga fans. Pero ang sinasabi nga rito ni Balasubas na wala ka namang napapala dyan, na hindi mo nga nagawang kausapin yan, na ang tingin niya sa'yo ay parang simple lang, kumbaga wala kang bilang. At kung kami ang iidolohin mo, kami na lang ang sasamahan mo, ay iba ang magiging trato namin sa'yo. Kumbaga yun ang pinapangako nila.
bitaw, nakakalasan na lang. Gising na mga kabataan, kayo'y binabalang-balang. At sa suporta niyong bigay, kayo'y pinapaikot lang. Agahanga amin na, mga fans amin na, followers amin na, subscribers amin na. At Tibala Subas, tsak walang duda, matapos hearing this song, lahat sila sasama na. Matapos hearing this song, yung mga ganong style pa, no? Yung Taglish, mga kapatid. Ano yan? Andrew E. style yan. Talagang Dunggalo style yan. Yun yung Mamonic style nila. Kapatid, may tawag na tayo ngayon sa ganitong style. Ito yung Mamonic style. Kumbaga, chill vibe. Chill kind of rap lang. Alam mo yun, yung kalma lang na ganito mga bagsakan. So, dati ang tawag nga natin dito ay yung ano, bagsakan lang na kanta. Kasi pag may mga nagpapagawa sa akin ng rap, dalawa lang yan eh. Ano ba, pang mabilisan ba o tamang bagsakan lang? Mga ganun lang. Pag may nagpapagawa sa akin ng beat, yun lang yung tamang inaano ko. So, ngayon may tawag na tayo, di ba? Bukod dun sa mga multi, trap, 4, 3, double time, 5, eto naman ngayon, Mamonic. Mamonic style, mga kapatid. Alright. DW, Amina, Mananabas, and Balasubas. So yan, mga kapatid, no? Tulad nga ng dati. Siyempre, wala naman tayo masasabing bad dyan. Solid pa rin, mga kapatid. Dahil nga, sabi ko nga, lahat ng style ay pinapakinggan ko dahil nga tungkol sa musika yan eh. Mapa-trap, mapa-R&B, mapa-ballad. Minsan nakikinig ako ng mga Air Supply eh. Pero pagdating dito sa rap music, ay kahit anong style pa yan, ay pinapakinggan ko. Nagbabago lang talaga yan kung sino man yung kumakanta. Kung sino man yung artist na kumakanta. Meaning, ay alam mo yon, kahit na gustong gusto mo yung style pero hindi ko gusto yung kumakanta, ay alam mo yon, hindi ko rin masyado na appreciate. Pero eto mga to, mga kapatid, ay hindi ko naman sila hate. In fact, ay lagi ko nga silang pinapakinggan sa mga naging review na natin, ay mga maayos yung mga naging review ko dahil okay naman. At personally, kapag nakakausap ko naman, lalo na si eto si Balasubas, yung ibang Mananabas, hindi ko maalala kung may mga nakausap na ako sa iba sa kanila. Ayan, mga ibang Dunggalo Records, kalibawa nila Cardong Bungo, di ba? Maayos mga kausap yan, yan sila Basti. Kaya wala akong masamang tinapay sa kanila. Kaya lahat ng inilalabas nilang kanta, mga kapatid, ay talaga suporta ako dyan. At mataas din ang respeto natin dyan sa mga yan. At yan, syempre, shoutout din pala, no? Kanina kausap ko lang si 4D. Si Andrew 4D, mga kapatid, ang anak ng hari. At sinabi niya sa akin na by January ay may lalabas siyang dalawang track. Nako, abangan natin yan. Maririnig natin ang kanta. Siyempre, alam na naman natin kung kanino nagmana yan. Kung mahusay ang ama, eh di mahusay ang anak, diba? Abangan natin yan, mga kapatid. Shoutout kay Andrew 4D na nakasuporta lagi dito sa ating channel. Kaya, kung bago ka pa lamang dito sa akin channel, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe. Samahan ninyo ako, mga kapatid, at pagdating ng panahon, ay aabutin natin sama-sama ang ating ginugol. Yan ah. Tulad ng kantang to, mga kapatid, kapag ako ay inyong sinuportahan, yan, ay hindi kayo makakatingim sa akin ng pang-i-snub. Lagi ko kayong kakamustahin. Yan, hindi tayo katulad ng iba na... katulad nitong kantang to, no? Hindi tayo katulad ng iba na kapag katapos mong suportahan ay baliwala ka na sa kanya, ah? Yun yung pinakalaman ng lyrics. So ayan, napakahusay, mga kapatid. Ayan, narinig na natin for the first time ang tinatawag nila. Hindi, narinig na natin yung tawag. Yung ganitong style ay matagal na nating napapakinggan. Ngayon ay meron na siyang official name. Yun yung tinatawag ng Mamonic style. Ayan.
Sana ay nagustuhan ninyo mga kapatid ang ating naging review reaction dito sa kantang to. Siyempre may commentary and opinion na rin na ibinigay tayo dito sa kantang to. Criticism wala naman masyado kasi tulad nga nung nasabi ko, etong style na to ay matagal nang ipreserve ng Donggalo Records. At etong mga to, narinig na natin kung paano sila bumanat sa iba't ibang tema, sa iba't ibang konsepto at mauhusay talaga tong mga to. Lalo na si Imuko, na alala ko yung kanta niya eh. Sa Dinami Dami, 'di ba? Napakaganda nung kantang 'yon. Syempre kay Balasubas na rin, at syempre regards na rin sa ibang member ng Mananabas 'yan. So hanggang dito lang mga kapatid. Once again, this is Shobal D. Peace out.